Hindi na bago sa aking paningin ang mga batang kong tawagin, mga batang kanat. At nang makita ko sila, nagbalik ako sa nakaraan ko. Yung mga panahon. Yung mga panahon. Nangangalgal pa ako ng persona. Nagbalik ako ng kanat. Magkakaroon ng maganda. Sikit sa dibdib. Maliit lang po ang kaya ko dahil mahirap lang po ako. Pero pagpasensya, inapulit ko. Oo, nakapahiyak naman. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Hindi na bago sa aking paningin ang mga batang kong tawagin, mga batang kanat. Hindi na bago sa aking paningin ang mga batang kong tawagin ay mga batang sausaw kanal. Sila yung mga batang ginawang laro, libangan at pagkakakitaan ang pangangapaan ng barya sa kanal. Walang pinipiling oras ang pangangapaan ng mga batang kanal. Mapaumaga, tanghali, pero mas madalas ay sa madaling araw nakasawsaw ang kanilang mga munting palad sa maitim at mabahong kanal upang hanapin at kapain ang mga bariyang nalaglag mula sa mga taong nagdaraan. Pero mas madalas ay sa mga nahuhulugan ng barya na bumibili sa tindahan. Dati po, nung bata rin po ako, ganito rin po yung buhay ko sa tungko. Nangangapa din po ako ng barya sa kanal. At nang makita ko sila, nagbalik ako sa nakaraan ko. Yung mga panahon. Mga panahon. Yung mga panahon. Nangangalgal pa ako ng persona. Nagbalik ako ng kanal. Tama na. Alam ko isang araw itong mga batang ito. Pagsikap mag-aral, magkakaroon ng magandang ako. Sikit sa dibdib. Ah, sikit pala sa dibdib kung babalikan yung nakaraan. Sila po yung mga batang tigatundo na ginagawang pagkitaan yung panguhan ng kata sa kanal. Dati kasi, ako yung nasa quest nila. Ako yung batang nandigaan. Ako yung batang... Nayak talaga ako. Kasi, nakita ko yung sarili ko sa kanila. So, maraming salamat po sa panunod po ninyo ng aming vlog. At alam ko po, naniniwala ako na ang mga batang ito ay hindi nagtatapos ang kanilang buhay sa pangangalkal ng kanal. Hindi nagtatapos ang kanilang kasaysayan sa pangunguha ng barya sa gitna ng kanal. Ang maruming kanal ay hindi
mundo na mga taong nagsisikap. Nakakalungkot, di ba? Pero isang bagay ang natutunan ko sa aking buhay, yung magsumikap. Ako, anak ako ng mahirap, pero proud ako kung ano ang narating ko ngayon. Ang kahirapan ay huwag natin ipasok sa kaisipan at bagkos, gawin natin itong pundasyon upang tayo ay magsumikap. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay po kayo sa tundo, mabubuhay kayo saan mang pani ng mundo. Sobrang naiyak po ako sa episode na ito. At sabi ko nga kung may magagawa lang talaga akong tulong para sa mga batang ito, gagawin ko. Eto mga bata, bibigyan ko kayo ng pag-almusal nyo bukas ha. Parang may kanal yata ako sa bibigyo. Parang nagkaroon ako ng kanal. Bagra. So yan. Bukas, magkita tayo. Punta tayo sa kung saan mang masarap na pakainin ko kayo. Oh, ayan, oh, ikaw. Bukas po, pupunta kami sa restaurant yung abot kaya lang ng budget ko. Maraming maraming salamat. Nung umagang iyon ay nabungarang ko sa tapat ng aming bahay. Sa may kahabaan ng kanal, naroon ang magkakaibigang Abe, Omay, at Ray Bonita. Natila nakikipagyakapan sa lupa ang kanilang mga katawan, habang ang kanilang mga kamay ay nakipaglalaro naman sa kanal. Kita namin sa kanilang mga mata ang maraming katanungan, pero mas sumilay doon ang kakaibang ngiti. Ngiti ng mga anghel sa lupa habang sila ay nagbibilang ng mga barya na nakuha nila sa kanal. Matagal mo nang ginagawa yan, Abe. Magkano kinikita mo dyan? 30? Alam ng nanay mo at tatay mo na ikaw ay nangangalkal ng kanal? Alam nila? O anong sabi nila? Inaano mo ang pera? Saan bibili ng pagkain? Binibili mo ng pagkain? Bakit? Wala ba kayo pagkain sa bahay? Patrabaho ng nanay mo? Wala. Ang tatay mo? Wala rin ang tatay mo. Kaya nangangalkal ka ng kanal. Magkano kinikita mo dyan, oh Mike? Sandaan. Hindi ka ba nagkakasakit sa ginagawa mo? Ano ba ng nanay mo, nangangalkal ka ng kanal? O bakit ka nangangalkal ng kanal? Diskarte po. Inaano mo ang pera? Pinabili mo ng tinapay. Pinabibili mo ng tinapay. Matagal ka na nangunguha ng pera sa kanal? Hindi. Minyan lang. Sino nagturo sa'yo na mangalkal ng kanal? I know. Tinuruan ka lang. Inaano mo yung perang kinikita mo? Ang kahit namin. Alam ba ng nanay mo na nangangalkal ka? Hindi. O paano makikita tong video ng nanay mo? O dito sa kanal na to, magkano na kinita mo rito? Patingin nga. Oo. Oh. Ito, nagbibilang na. Hindi nga. Magkano nakuha mo? 70 nakuha mo? Oo. Ang dami ha? Ikaw naka magkano ka? Mga 70 lang ata. Ikaw, magkano kinita mo? Sige nga, bilangin mo nga. Naka 32 ka? Aanuhin mo yung 32 pesos. Nang? Ilan lang ito sa mga eksena rito sa tundo? Yung mga batang nangangalkal ng mga kanal ay kadalasan hindi alam ng kanilang magulang. O yung madalas naman, karamihan naman alam at okay lang daw ang pangunguha ng pera sa gitna ng napakabahong kanal. Hindi ko lubos maisip. Dumarami talaga ang mga batang kapuspanan. Ilan pa kayang kabataan ang ganito ang sitwasyon? Ilan pa kayang kabataan ang mangunguha ng pera sa kanal? Ako po si Morley Alinio. Kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan mang panig sa mundo. Pagkain, ito ang pangunahing dahilan kung bakit sa kabila ng masangsang at mabaong amoy ay naggagawa ng mga batang kalkalkanan ang maagang paghahanap buhay.
Masakit para kay Nanay Marianita Castillo na makita ang kanyang anak na nangangalkal sa kanal para may pambili lang sila ng bigas at ulam. Pero wala raw siyang magagawa dahil ang asawa niya ay matagal nang baldado at siya naman ay may sakit at nawalan din ng trabaho. So, inayaan mo na mangalkal ng kanal yung anak mo? Hindi, sinasaway ko rin yun. Kasi, nalalaman mo na lang? Nalalaman ko na lang. Pero bilang magulang ayaw niyo talaga? Ayaw ko naman talaga kasi madumi talaga yan. Pero wala ka lang magawa? Wala na ang magawa. Malit lang po ang kaya ko dahil mahirap lang po ako. Pero pagpasensya na po. Ay, salamat. Oo, nakapahiyak naman. Cisco Moreno ang dating Yorme ng Maynila. Nasubaybayan ko rin ang buhay niya noon. Bukod sa pamamachoy sa lugar namin sa Tuason, Tondo, Maynila, ay natira din siya dito sa amin sa Parola. Dati silang nakatira ng kanyang ina na si Nanay Chayong sa Gate 12 na kung tawagin noon ay Bubugan. Tanda ko pa, bukod sa pedicab at pamumulot ng basura at pagkain ng bachoy, yung bachoy, yung mga tira-tirang pagkain mula sa Jollibee, ay nangangapa rin si Isko ng mga barya sa kanal. Naging mundo din niya ang kanal noong mga panahon ng kanyang kabataan, noong mga panahong kumakalam ang kanyang sikmura. Hindi lang naman si Yorme, maging ang best actor na si Jay Manalo, nangangapa rin ng barya sa kanal noong mga panahon ng kanyang kabataan. At ang rota niya ay doon sa may Antonio Rivera naman. Isang magandang alaala na lang sa buhay ngayon ni na Yorme at Jay Manalo ang pangangalkal ng barya sa kanal. Isa pa rin sa mga kaibigan natin ang may magandang alaala ng kanyang kahirapan. Marami siyang nakakasamang kaibigan. Sumasama siya na pinanunood ang kanyang mga kaibigan habang nangangalkal din ng kanal at kumukuha ng barya. Siya si Luisa Basea Regalado. Dati siyang mahirap pero nagsumikap at ngayon naabot ang magandang pangarap. Gusto kong ipaabot sa inyo na sa kabila ng mga hamon at hirap ng buhay, sana'y mag-aral kayong mabuti, mangarap at magsikap upang makamit ninyo ang inyong mga adhikain sa buhay. At laging isaisip na anumang hirap at hamon sa buhay ay hindi mo nanatiling mahirap sa taong nagsisikap, may determinasyon at may malalim na pananampalataya. Heto na, kinabukasan, ginising ako ng masangsang na amoy. Pagbukas ko ng pintuan, nabungaran ko ang tatlong batang lalaki na nangangapa ng pera sa kanal. Hindi ko nagawang nagalit dahil naintindihan ko sila. Noong mga panahong nakikipaglaro pa ako sa kanal ay hindi ko naramdaman at naranasan yung may isang taong nagbigay halaga sa akin. Madalas sinisigawan ako, minumura, minamaliit. Hindi ko naranasan na may mag-alok sa akin ng pagkain. Bagkos ako'y kinukutya, kulang na lang ay sipain. Kaya naman, sa pagkakataong iyon nang makasama ko ang mga batang kanal, ipinaramdam ko sa kanila yung init ng pagmamahal at yakap na ipinagdamot sa akin nung panahon ng aking kabataan. Tara, let's mga batang kanal! Sugod tayo sa mang inasal! Pero sa isang kondisyon, magdasal muna tayo at magsimba. Ibulong natin sa Panginoong Jesus na buhay. Huwag niya tayong pabayaan. Tulungan niya tayong makaahon sa hirap ng buhay. Ayan. Ano ang wish mo? Ano pinalangin mo? Sana ano? Sana daw luminunas nila. Ano wish mo? Sana daw magkaroon daw siya ng mabait na asawa. Ikaw, ano naman ang wish mo? Sana na lumaki na ako. Sana daw lumaki na siya. Ikaw, ano naman ang wish mo? Sana saglit lang kuya ko. Uy, ang lungkot naman ito. Sana daw, saglit lang daw ang kuya niya sa ulo. Ba't nakulog ang kuya mo? Kami mas maas sa kuya. Kami wish niya na si kuya. Nakakulog si kuya. Ikaw, ano wish mo? Sana lumaki ako. Ang banda naman ng ano niya, wish niya, sana daw lumaki siyang mabuting bata. Ayan, napakaganda naman ang wish. Sige, mag-check. Ito yung nanay niya umiyak at dahil
sobrang laki ng problema nila. Ito yung isa sa mga interview natin. Anong wish mo? Sana daw magkaroon siya ng cellphone. Sa mga nanonood po sa atin, pangarap ko ng bata ito na magkaroon po siya ng cellphone. Anong wish mo sa inyo? Oy, yung gusto naman niya, pangarap naman niya, sana daw makatapos siya ng pag-aaral. Nag-aaral ka ba? Saan? Almaryo. Eto, ano naman wish mo? Lumaking mabuti ang mga kapatid mo. Oy, para naman sa mga kapatid niya, lumaki raw ng mabuti sana ang kanyang mga kapatid. Oh. Nagsasabi ka ba na buhay ka sa tundo? Mabubuhay ka sa... Okay, dalawang sisi for... Siyempre, dito sa Mang Inasal, mura na. Mabubusog ka pa. Ang babae pa ng kanilang mga puno. At yun na nga, ang saya-saya namin. Only rice! Only rice dito, only rice doon. Hingin ang kanin dito, hingin ang kanin doon. Nagpakabusog kami. Gusto naming mabusog, nagbusog na busog. Kasabay ang masaya naming halakakan. Kahit mahirap ang buhay, ang mahalaga, masaya kami at naniniwalang hindi kami pababayaan ng Diyos. Kami na mga batang kanan. Hindi masama ang maging mahirap. Hindi natin kasalanan ang maging mahirap at kasalanan maging tamad. Sabi nga, gano'n man ikaw mahirap, pero kung ikaw ay nagsusumikap, ikaw ay iuunlad. At mula sa mga batang ito, naniniwala ako, kung sila man ay namumuha ng pera sa kanal o tinatawag na batang kanal, soon pagdating ng panahon, baka isang araw, malalaking tao na sila, mga sikat na sila, mga mayayaman na sila. Kaya ang mga bata, paulit-ulit kong sinasabi, hinahalagahan, minamahal, at higit sa lahat. Hindi lang binubusog ang liyan, binubusog din ang pagmamahal. Napakasarap talaga ng feeling kung kasama mo ang mga bata. Sana maramdaman ng lahat kung gaano kalaga ang bata sa ating lipunan. Pag-uulan natin ang pansin, mahalin natin, alagaan, higit sa lahat, igalang ang mga bata. Ako po si Marley Alinyo na nagsasabi kapag nabuhay po kayo dito sa tundo, mabubuhay kayo sa amang pari sa mundo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Marley Alinyo, ito